Ang atin pong theme ay Faith in Focus for the Millennium. Actually, hindi naman ako naniniwala that we can finish this millennium. Or matatapos pa natin ito and we can see another millennial celebration. Ako hindi na po naniniwala sapagkat kung ang Biblia pag-uusapan natin, napakalapit na po ng katapusan. Pero yung inyong theme na Faith in Focus, naniniwala po akong ito'y very timely kasi yung paniniwala, as defined in the Webster Dictionary, it is belief or trust. Yan po ay bawat isa sa atin meron yan. Naniniwala ako. Every human being meron siyang belief, meron siyang trust. Maaaring ang trust niya ay sa kanyang tatay, sa nanay, sa lola, sa kaibigan, sa mga taong nagkaroon ng malaking influensya sa kanyang buhay. Ayan po. And would you believe that 90% of our actions, decisions in life, yan po'y nakabatay sa ating faith. Even the behavior of the world in general is influenced by the faith. Kaya naniniwala po ako, malaki ang kinalaman niyang faith sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ang napaka-isang malaking bagay na gusto ko pong maintindihan sana ng aking mga kapwa-tao, miski sa mga profesor sa kolehiyo, natatandaan niyo na po ba na marami ng panahon ng nung maliliit kami, nung kami grade 1, ang subject namin, GMRC, Social Studies, tapos Health and Science, Arithmetic, PE, siguro more or less mga 7 ang included in the curriculum. Wala pa yung mula pa noon hanggang ngayon, wala pa akong natandaan na nagkaroon ng subject o na-include sa pinag-aaralan ng mga eskwela, yung salita ng Diyos. The Bible as a book, hindi ko nakitang binigyan ng malaking kahulugan sa eskwela. Pinag-aaralan natin yung prose and poetry nung panahon namin. Kinakabisado natin yung Gettysburg Address, yung mga sayings na popular sayings na ikinompose ni Shakespeare. Ang dami naming assignment noon. Kung minsan nga hindi mo na naiintindihan basta't makabisado mo na lang. Ganun po ang nararamdaman ko nung araw na nag-iiskwela ako. Pero there is no place for the Word of God, yung salita ng Diyos. Samantalang naniniwala naman ang tao na may Diyos. Kasi, paano kung walang Diyos? Who made all these things? Sino gumawa? Hindi naman natin magawa. Kahit lang isang star, di ka makagawa eh. Merong galaxies. Ang dami. Yung latest findings ng Hubble Space Telescope ay galaxies trillions of light years away. With each galaxy having billions of stars. Sino gumawa? Saan ang galing? It is a scientific principle that we must believe that nothing happens without a cause. Kung totoo yun, that nothing happens without a cause, who caused all these things to become? And that is the real name of God in Hebrew, from the verb Hebrew verb yava, which means he who causes to become. There is a supreme being that causes everything to become, to be here, to exist. Pero para sabihin natin ngayon walang Diyos, napaka-impertinenteng paniniwalang sabihin natin walang Diyos. Hindi naman natin magagawa yung ginawa niya. Actually nga, sa isang laboratory sa United States, kinopya nila exactly the constitution of a human cell. Kumuha sila ng right components para makabuo sila ng isang human cell. Eksakto. Inano nila, gumawa sila ng isang cell. Kinopya nila yung human cell.
after all those efforts, nagawa nila exact, pati measurement, pati nutrients na nandun, nilagay nila. But something is lacking. Hindi nila mapagalaw. Hindi mabuhay. With the right composition and chemical composition, but hindi nila mabuhay? Isang tanong ang sumuot sa isip nila, ba't ikaayaw kumilos? Eh, eksakto naman doon sa human cell. Exacto the microscopic measurements. Ba't hindi mabuhay? Ibig sabihin, isang human cell lang, hindi sila makabuhay. Yung sinasabi natin ngayong cloning, eh, dependent pa rin sila doon sa kinuha nilang live cell from a living organism. Yun po ang masasabi natin. Para ngayon, sabihin mo, walang Diyos, hindi mo naman magawa yung nagawa niya. Ang katunayan, ito lang hindi magawa eh. Kahit man ang ulo mo, ay huwag mong ipanumpa. Bakit? Sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Kita niyo. It was a categorical statement of Jesus Christ. Huwag mong ipanunumpa kahit ang ulo mo. Kasi yung buhok lang ng ulo mo, hindi ka makakagawa kahit isang buhok na maputi o maitim. And who would dare challenge that declaration of Jesus Christ said 2,000 years ago? Hanggang ngayon, with the advent of modern technology and science, wala pang propesor, wala pang siyentipikong nakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Meron po ba? Is there an available technology now that will prove to us na makakagawa na ang tao ng buhok? Wala eh. Nakakagawa na tao ng ngipin eh. Hindi ba? Nakakagawa ng tao ng ngipin eh. Kuminsan nga, mas maganda pa dun sa natural ng ngipin, kuminsan eh. Nakakagawa na rin ng tao ng mata, yung artificial eye. Actually ngayon, ang mga bulag, meron ng bagong technology na meron connected to their brains, ang impulses ng isang camera. Pag inilagay mo sa bulag, alam niya nang iwasan yung mga kababanggaan niya. Bagong-bago po yan. Kaya nagkaroon na siya ng parang artificial eye. Pero hanggang ngayon, yung sinabi ni Kristong walang makakagawa ng isang buhok na maitim o maputi. If you are going to study the constitution of our body, yung buhok eh, made of dead cells yan eh. Dead cells. Parang kuko. Made of dead cells. Parang kalyo. Dun sa ilalim ng paa, yun sa talampakan, sa sakong. Mga dead cells yan eh. Pero hindi ka makagawa ng isang buhok. Yan ang sinasabi. Basta't marami tayong kakaiba o kakatuwang paniniwala sa buhay. Maraming belief. Pero ang hindi napag-aaralan ng tao, yun talagang belief. What is the rightful belief that we must have? What is the right faith that we must have in our hearts? Kasi pakinggan nyo ko, lend me your ears. Ang faith, whether you like it or not, bawat isa meron yan eh. Sasabihin nyo sa akin, ako hindi ako naniniwala. Meron din. Minsan naniniwala ka kahit sa tatay mo lang o sa kaibigan mo lang. Meron kang faith. You have a trust in you. Yan parang pag-ibig yan eh. Pagkasama-sama ng tao, meron siyang pag-ibig. Payago kayo. Diba? Unang-una, alam nyo kung sino mahal noon? Bakit basahin natin sa ikalawang Timoteo. Tatapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Kita nyo? Unang-una, ang mahal nun, sarili. Payag ko kayo? Sige, tutulan nyo ako. Para lumabas yung katwiran, tutul kayo pag mali. Kasama-sama ng tao, meron siyang mahal. Unang-una, sarili niya. Ikalawa. Maibigin sa salapi. Kita nyo? Hindi ba totoo? May mahal. Sarili, salapi. Alin pa? Mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Maibigin sa kalayawan. Eh, hindi ba totoo? Yung kalayawan, it is defined in the Bible as kalayawan. Ang tawag naman dun sa Bibliang Ingles, sa Tagalog, kalayawan, sa Ingles, vices. Bakit of all the businesses that are flourishing in our times, napaka mabili pagkakalayawan ng tinda mo. Mahal ng tao yan. Mahal ang sarili, mahal ang salapi, mahal ang iba't ibang bagay. Ngayon,
Pinatutunayan ko lang sa inyo, ang tao, bawat isang tao may pag-ibig. Ngayon, ang hindi lang natin alam, minsan din na natin na pag-uukulan ng pansin, what kind of love is fit for you? Ngayon. Yung pag-ibig kasi, damdamin nyo ng tao eh. Nararamdaman yun. Sometimes, ang pag-ibig eh, para dun sa kanya, sa isa, ang pag-ibig ay, learning to love yourself is the greatest love of all. Kung nagkita sila ni Andres, magdidiskusyon sila maghapon. Dahil para kay Andres, pagka natuto kang umibig sa tinubuan lupa, yun ang pinakadakilang pag-ibig. O ngayon. But if you are going to look at the pages of the Bible, there is another information about this matter. Pakinggan nyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Ay to. The speaker is the Lord Jesus Christ. Walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. Alin ito? Na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ayun. Iba pala. Ang pinakadakila palang pag-ibig, yung matutunan mong ibigay ang buhay mo for others. To sacrifice your life for the sake of others. Actually, that was the principle that was learned by the Apostle Paul. Natutunan ni Apostol Pablo yung prinsipyo na yon. Pakinggan nyo sa 1 Corinthians. Basa. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami. Kita nyo, yung iba muna bago yung sarili. Hindi ko hinahanap yung sarili kong kapakinabangan, kundi ang sa marami. Ngayon, siguro wala ka nang makitang mga ganyan tao eh. Bihira na lang na hinahanap yung kapakinabangan ng kapwa bago yung kanyang sarili. Paano rin naman si Jesus Christ yun? Hindi ba alis siyang mag-suffer? Binigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. And if you have to continue reading that particular verse, pakibasa uli yung kapatid na Willie sa Juan. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Sabi niya sa mga disciples niya, kayo'y aking mga kaibigan. Tapos, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inyuutos sa inyo. Kita nyo, wala nang mas dakilang pag-ibig dito, yung matutunan mo na ibigay yung buhay mo dahil sa iyong kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. And actually, he did it. Ibinigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga disipulo. Natupad niya yon. Nakagawa siya ng pinakadakilang pag-ibig na po pwedeng magawa ng tao. Ang pag-ibig, mas dakila yung matutukang magbigay ng buhay para sa iyong kaibigan. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Yung pag-ibig, maraming klase. Ganon din naman, balik tayo sa ating theme, yung faith, marami rin klase. Marami rin paniniwala. At yan, bilang marami, parang pag-ibig, ano? May pag-ibig sa tatay. May pag-ibig sa nanay. May pag-ibig sa kapatid. Sa kuya, sa ate, sa ditche, sa sanse, sa siyaho. Diba? May pag-ibig sa kaibigan. May pag-ibig sa asawa. Hindi pwede yung pag-ibig mo sa asawa, ibaling mo sa tatay. Payag kayo? Ano yun? Incest yun. Diba? Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa, ibaling kay kumpare. Fornication yun. Hindi pwede yung pag-ibig sa asawa, ibaling sa anak. Pangit yon, hindi maganda yon, very immoral yon. Kaya, ang pag-ibig, may kanya-kanyang kinaukulan. Pag ginamit mo sa hindi kinaukulan, mali. Kumbaga sa MRT, diskaril yon. Babaksak yun sa EDSA. Ano po ibig ko sabihin? Ganon din naman yung faith. Meron hong klase-klase ng faith. Kaya lang, dapat alam natin what is the rightful faith that we must have. Kasi ganito eh, para matiyak nyo na ang inyong deduction ay tama, you must base it on authorities. Diba?
Halimbawa, sabi ng teacher mo, ang isang star, pagka siya yellowish in color, yan eh isang matanda ng star. Pagka bluish white in color, young star. Pagka reddish in color, malapit na yan sumabog. At pagka sumabog na yan, hindi na star yan. Black hole na yan. Diba? Diba, sinabi ng teacher mo yon. Saan niya binatay? Tinanong ko sa lola ko yun. Kaya alam ko, payag kayo. Kahit teacher yun, nagsasalita, tatalikuran ko yun. Kailangan magpakita siya ng authority. Where did you base that explanation? Halimbawa, sinabi mo, yung mga langgam, meron silang antena. Oh, tama, may antena naman talaga yung langgam. Ipis man, may antena rin eh. Ang magtataka ka, bakit yung langgam, pag nakakita ng pagkain dito, hindi naman siya umuwi. Hindi siya umuwi eh. Mamaya kunti, dumadami na langgam. Pinanonood ko eh. Hindi naman siya umalis doon. Pero mamaya marain ang langgam. O ngayon, ano ibig sabihin nun? Scientifically, yung palalangga, merong antena talaga. At bukod sa antena, meron siyang pheromone. A kind of chemical that help the ant send messages to other langgam or ants. At yun namang recipient, meron ding pheromone, may antena. Sa pamamagitan nun, nakakapag-communicate sila. Tanyo, hindi sila nag-usap verbally, pero meron messages na isinesend. Meron ngang messages pa raw eh. Pagka halimbawa may panganib, yung message na isinesend, hindi kanin eh. Hindi pagkain eh. Pag may panganib, isinesend niya, panganib ang nandito. Hindi pagkain. Oh, tanyo. Ibig sabihin, ba't nalaman nyo? Pinag-aralan ng siyentipiko, may concrete evidence sila. Maniwala ka man, then you are believing on the truth. Pero, basta kahit na lang saan, ang galing naniwala ka na, meron daw dadating na ano, asteroid na as big as the state of Arizona. Edi yung mga miyembro, takot na takot. Yung kapitbahay namin, binenta yung kanyang apartment. Imbis na ang halaga, 3.5 million, binenta niya lang 2.5. Kasi total, matatapos na rin lang daw ang mundo. At ibibigay niya sa mahal na pastor yung 60%. Sabi ko naman, kung ibibigay sa mahal na pastor, ani naman ang mahal na pastor? Mawawasak na rin lang ang mundo, ani na mahal na pastor yun? Biro mo, a matter of 1 week lang, tinanggap pa yung pera mo. Aani niya yung 1 week, aani niya yung pera. Oh, naniwala sila. Ngayon, nung hindi dumating nung aprimero, dahil ados daw yung deadline, salpok na raw sa mundo eh. Alam nyo, yung daw asteroid, nag-decrease yan, bumalik sa pinanggalingan. Oh. May naniwala o wala? Meron. With the Hubble Space Telescope there in space, na nagbabantay sa surroundings ng mundo, hindi kaya mapapansin kung meron ng asteroid na papunta rito sa mundo? At hindi kaya sasabog sa media yon na, nako, meron ng dumadating na asteroid? Hindi kaya sabihin sa media yon? Kaya masasabi natin, yung paniniwala, pinaniwalaan yon by experience. Kailangan bawat sabihin mo, bawat pa ipaniwala mo sa tao, may batayan. Mayroong basis. Ba't kayo nag-aaral? Anong pinag-aaralan nyo dito sa PUP? Hindi ba ang pinuturo sa inyo may basis? Everything you do, everything you believe, kailangan meron kang concrete ebidensya. Bakit mo tinanggap yan sa puso mo? Pagkain lang eh. Masarap ang manok. Tama o hindi? Masarap ang manok. Yung masarap na manok, kinakain mo ba yon? Oh, nung kainin mo, kinain mo lahat? Di ba? May tinatapong ka eh. Pagkain lang yon. That is going to your belly. At yon inilalabas din yon. Pakinggan nyo, sa 15. Basa. Hindi pa ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Kita nyo, yung pumapasok sa bibig, tumutuloy sa tiyan yon. Inilalabas yun sa daanan ng dumi. Tamo, kahit na yung ipinasok mo na, may dumi pa rin doon. And our body is meticulous enough not to consume yung dumi. Inilalabas pa rin. Di ba?
ang kinain nito, puro laman na, no? Diba? Puro laman na. Inalis mo na nga yung buto. Inalis mo na yung tinit. Oh. Pero yung body, meticulous yun para alisin niya pa rin yung hindi mo naalis na dumi. Di po ba? Tapayag kayo, mga kapatid. Ilalabas mo pa rin sa katawan mo. Ang kukunin niya lang yung rightful nutrients and minerals and vitamins na kailangan ng katawan mo. Pero yung waste niya, whether it is liquid or solid, ilalabas yan. May daanan ng liquid waste, may daanan ng solid waste sa ating excretory systems. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Yung kinakain natin, delikado tayo. May delikadesa tayo. Especially so, pag ang ilalagay natin, sa puso natin ilalagay. Mas masela ng puso kaysa sa tiyan. Ang puso'y isang napakagandang imbakan. Pag ang inimbak mo dyan, hearsay, mabubuhay ka sa hearsay. Pag ang inimbak mo dyan, maling paniniwala, mabubuhay ka sa maling paniniwala. Pero pag ang inimbak mo dyan, yung katotohanan, mabubuhay ka sa katotohanan. Kaya kailangan yung pinapapasok natin, yung nagiging faith natin or belief. Kailangan may batayan. O, di ba? Nag-aaral kayo, estudyante kayo, hindi naman mahirap kayo kausap . Let's start from the very beginning. A very good place to start. When you begin with do, re, mi, do, re, mi. The first three notes just happen to be do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Oh, let me put this way. Do, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Saw, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread. That would bring us back to do. Do, a deer. Ata niya, pag natuto ka ng grammar, when you read, you begin with A, B, C. A, B, C. Bata ka pa. Tinuturo sa A, B, C. O, di pinag-aaralan yon yung A, B, C. Eh, pagdating sa arithmetic, ano naman ang unang-una? O, T, 1, 2, 3. O, tapos, pagka bata ka pa, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, hindi ko na alam yun, ma'am. Sabi no grade 1. Ata mo. Pero, nag-i-start ka doon sa 1 plus 1 equals 2. 1 mas 1, 2. Oh. Yun ang pinag-uumpisahan mo. Ngayon, pagkanta mo naman, saan ka? Pwede sa music, eh. Meron ka namang nota. Kasi pagka wala sa nota, pangit makinig. Pero, kahit hindi maganda boses mo, nasa nota lang sana. Maganda, pwede na rin pakinggan . Kasi may nota . May batayan. At least, lan, 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 lan. Oh, nasa note. Lan, 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 lan. Ah, may note yun. Tama, masarap pakinggan. O ngayon, sa pananampalataya, ano nota? Saan mo ibabatay? Saan mo babatay? Ay, sabi ng lola ko, huwag ka rin magwawalis pag gabi. Lalabas ang grasya. Oh, yun ba ang batayan? Kawawa naman ang pananampalataya mo. Mare, alis na kami. Di muna, hindi pa kami tapos kumain . Eh, mahuli ako sa appointment. Sige na. Iikot ko na lang ito. Oh, saan mo binatay? Saan galing yun? Na pag umalis na kumakain, madidisgrasya. Para huwag madisgrasya, kailangan ikutin yung pinggan. Saan galing yun? Oh, saan ka nagbatay? Where did you get that? Meron ba man lang scientific? Kasi kung scientific, payag na ako . Si St. Paul man, gumagamit siya ng scientific basis in faith. Pero, hindi na nga scientific, hindi pa rin biblical, walang batayan. Eh, ba't mo naman isasaksak sa puso mo yung faith na yon? Wala palang batayan.
Pero, kung gusto nyong malibing, kung gusto nyo mga kababayang malibing, ang daladala nyo'y karunungan, okay. Because we have an authority of faith, and that is the Word of God in the Bible. Gusto yan. Oh, tinan ninyo ang katunayan sa 12 ng Hob. Walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan. Oh. At ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Oh, if you are included in the people of God in the Bible, mamamatay ka, dapat ang dala mo sa libingan yung karunungan. Ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. If we have to have faith, kailangan alam natin ang batayan ng faith. At alam nyo ang batayan ng faith? Ito po ang sabi. Sa 15:4 ng Roma, ganito ating mababasa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayon, sa kasulatan tayo magbabatay. Sa pamamagitan ng kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So that we may have hope. Kailangan sa kasulatan tayo magbatay. Kaya nga mayroon salitaan Diyos sa Biblia, nakasulat. Kasi po, ito yung mga dokumento para kilalaning legal, nilalagay sa black and white. Ninonotary public pa nga. Black and white yun mahirap i-alter yun . Ganun ang Biblia. Ayan na, black and white na, salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, masama ang lima asawa. O, kaya kahit sino pa dumating, at sasabihin sa'yo, mag-asawa ka ng lima, masama yun. Masama ang anak dumadabog sa magulang. Sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong magulang. Siyang unang utos na may pangako upang mabuhay ka ng malaon sa lupa at ang taon ng iyong buhay ay dumami. Yung pala, pampahaba ng buhay yung paggalang sa magulang. Hindi ba? Nakasulat yun . That is the first commandment with a promise. Oh, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Oh, mga magulang, huwag kayong maging mapait sa inyong mga anak. Hindi kagaya ng ibang magulang, akumpaluin ang anak sa ulo. Ang sabi ng Diyos, yung mga ama, huwag kayong maging mapait sa inyong mga anak. Huwag nyo silang mungkahiin sa galit, kundi turuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nasa Biblia, hindi ba maganda yon? Oh, love your neighbor as thyself. Hindi ba yun maganda? Huwag ka mandadaya. Timbang ang pata, sabi ng Biblia. Pati nga sa negosyo, sinasabi, lahat naman nasa Biblia. O eto pa, magtataka kayo rito 22:5. Tanyo ha? Sa Biblia, wala kasing kulang. Kung faith ang kailangan mo, you must have faith in the Word of God. At eto isang bahagi nun. Pakinggan niyo po. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Kita nyo, bawal pala na yung babae magdamit lalaki. Ano naman ang sabi? Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kita nyo, masama pala yun. Yung babae nakadamit lalaki, yung lalaki naman na nagdamit babae. Masama pala yun. Karumal-dumal pala sa Panginoon yun. Pag-aralan mo kung di totoo. Maging scientifically at morally. Talagang tama . Tinan mo, babae. Karaniwan na dito sa atin, ang babae, yung mga loose na palda, no? Nung araw, yung mga alamalya clara. Alam mo, nasa biyahe ka, sa bus, malayo sa probinsya biyahe, naihi ka, sa bukid lang. Okay. Kahit walang CR, bababa mo lang yung sayam mo. May takip ka na, di ba? Pag nakapantalong ka, sige nga, anong gagawin mo? Di ba? yung pantalong kasi, design talaga sa lalaki. Lalaki naman, pagka iihi, tatabi lang siya, no? Okay na. Babae, pwede ba naman, tatabi ka rin doon? Hindi. Scientifically naman, yung sa damit lalaki, huwag susuot ng damit babae, kung may gonorrhea yung lalaki, sinuot mo, di nahawa ka. Di ba? Kaya ang Diyos, siya nakakaalam ng mabuti. Pati damit, meron siyang batas . Pati damit.
Eh kaya ngayon, maraming babae na nare-rape kasi dinidisplay katawan nila eh. Maraming lalaki, pinagpipiestahan yan dibdib mo. Eh, lagyan mo ba naman ng butas dito eh. Close neck nga, pinutasan naman dito. Eh, de, piestang-piesta naman sila. Yung mga lalaki, pasipli pang ganun eh. Pagka natingnan mo, kunyari, ganun, babalik na naman. Eh, sabos eh, nakatayo siya eh, mga, nakaupo yung mga babae. Eh, kasi yun ang uso ngayon, puro less eh. Meron backless. Di ba? Meron naman, mahabang-mahaba. Hanga nga ako nung malayo eh, habang damit, ganda ka akong tingnan. Mahinhing-mahinhin. Aba, nung lumakad eh, lumabas hanggang dito. Yung pala naman, biyak. Oh. Pangit. Kaya pinagpipiesta. Pag hindi na nakapigil, re-raping ka. Kasi ikaw ang nagbigay ng motibo eh. Ay, pati pananamit meron sa Biblia eh. Alin bang kukulang sa Biblia? Kung gusto mo pananampalataya, may batayan. Lahat ng gagawin mo nandun. Magsasalita lang, meron sa salita doon sa Biblia eh. Kung paano ka magsasalita eh. Magbibigay, meron din pa batayan doon kung sino bibigyan mo. Bigyan mo ang sa'yo humihingi. Ha? Ibigay nyo sa lahat ang nararapat. Yun ang sabi ng Diyos. Kunin mo yon and you will live a happy and peaceful life. Dahil alam mo ang gagawin mo. Alam mo kung sino ang bibigyan mo. Alam mo kung sino hindi mo dapat bigyan. Wala nang pinakamagandang aklat sa mundo kundi ang Biblia. And I'm ready to prove that to you. Walang pinaka-scientific book kundi ang Biblia. Walang pinaka-true in historical accounts kundi ang Biblia. Walang pinaka-exact pag-uusap ay science kundi ang Biblia. And I can prove that to you beyond the shadow of a doubt. Sa lahat ng areas of knowledge, walang pinakamagandang libro na mapagbabatayan natin kundi ang Biblia. Pati sa moral, wala nang mas mataas pa sa moral ng Biblia. Wala na rin mas maganda pa sa advices ng Biblia sa isang may asawa, sa isang anak, sa isang magulang, sa isang kapitbahay. Napakaganda.